Maganda yung tanong ni Miss Cherry Laude. Sabi niya, Doc, ano po ang magandang ipakain sa dog kung ayaw na po niyang kumain ng dog food? Ayan. Okay, unang-una, Ma'am Cherry, no, ang tanong dyan, bakit ayaw kumain ng aso niyo ng dog food? At anong klaseng dog food yung pinapakain ninyo? Alam niyo, kung pagpapakain lang ako ng dog food sa mga aso ko, tapos yung binibili kong dog food ay puro fillers naman, puro mais, puro trigo, puro soya, at iba-iba pang mga hindi naman, mga worthless or halos wala namang sangkap, wala namang nutrition ng mga ingredients, ay hindi na talaga ako magdo-dog food. Buti na lang at merong Super Dog Nutrition SDN, the best dog food in the multiverse, na create po natin a few years ago noong 2015. Ayan, so nilabas natin yung SDN para sa mga aso natin sa Manalo Canine. And ayan, yan na po yung totoong pagkain ng aso na dog food. Kasi yung mga ibang mga dog food ay mukhang hindi naman pagkain ng aso yung formula nila. Mukhang mga patukan ng manok. Biruin mo, papakainin mo sa aso mo puro mais. Papakainin mo sa aso mo puro trigo. Alam niyo yung trigo, yung wheat. O kaya papakainin sa aso niyo puro soya. Alam niyo yung soya, yung mga soybeans. Ayan ang pinapakain ninyo kung pinapakain ninyo yung ibang brand ng dog food. Pero ang SDN yan, ang first ingredient yan, mga meats. Second ingredient yan, meats. Third ingredient yan, meats. Kasi po, ang primary ingredients yan, beef meal, poultry meal, dati may pork meal yan, pero pinilitan natin ang meat meal because of the ASF, yung African Swine Fever problem a few years back. Pero ito, no, kapag ka SDN 42 ang papakain mo sa aso mo, para ka nagpapakain ng all meat products sa aso ninyo na walang mga fillers or tinatawag na mga extenders. Alam niyo, mga extenders, yung tipong siopaw tapos ang liit-liit ng laman, puro kagat ka ng kagat, puro tinapay lang ang kinakain mo. Ganun po yung mga ibang mga dog food, puro extenders lang. Lalo na kung mababasa niyo yung protein content nila na nasa below 30%. Ayan. So meron din tayong SDN 28% at saka SDN 21, ibig sabihin 21% protein. Pero tignan nyo yung ingredients niya, maganda pa rin dahil first and second ingredients niya ay mga meats. Kasi alam nyo yung mga dogs ay talagang carnivores yan. Hindi po sila mga parang manok or kambing or tupa or baka, na mga herbivores. Ibig sabihin mga plants ang kinakain. Ang mga aso po, they are carnivores. Ang mga ninuno nila ay mga wolf. Kaya kung papakainin niyo ng tama yung aso ninyo, meaning meats ang ipapakain niyo, mas healthy sila, mas matalino sila, mas maganda yung performance nila, at mas mahaba ang buhay nila. Okay, so if you're going to feed dog food, SDN lang ang piliin po ninyo. Pag ayaw kumain ng ibang dog food, ilipat niyo po sa SDN. Now, paano kung ayaw po nila ng dog food na ninyo? Alba, pag yun ang tanong niyo, paano po kung ayaw rin niya yung SDN? Pilitin niyo po kasi alam niyo kung lutuan niyo yan, kung magpe-prepare kayo, hassle po yan, at pagpapakainin niyo ng raw, mas lalo nang huwag niyong gagawin dahil ang daming mikrobyo niyan, mga bakterya, mga virus, mga parasites, kagaya ng toxoplasma, at iba-iba pang pwedeng makuha nila like worms, worm eggs. Eh, huwag kayong magpapakain ng raw. Ngayon, kapag magluluto naman kayo, napapatay naman yung mga vitamins dyan na didenature at saka yung mga iba pang magandang mga sangkap. Kaya, kailangan nyo mag-supplement. Gastos na naman yan. Kung kayo naman ay magpe-prepare talaga, gusto nyo araw-araw kayo magpe-prepare sa aso nyo, well, it's your choice. Pero, yung hassle nun, bibili kayo sa palengke, yung storage nun, mapupuno yung ref ninyo, imbes na pagkain nyo na lang yan, mga magpamilya ninyo, magkakaroon pa kayo ng time na maubos para sa pamilya nyo sana, para sa paglalaro sana sa aso nyo, pero maubos, kaka-prepare ng pagkain nila. Pero kung yan trip nyo, wala naman tayong problema dun. Okay, pero the best po talaga, pakainin nyo po ng SDN ang aso ninyo. Baka naman ang aso niyo ay may sakit. Yan, isang problema. Kung ayaw niya yung SDN, baka po meron siyang dinaramdam. Pagka may dinaramdam kasi ang aso, hindi po kakain yan. Siyempre, meron siyang imbalance siguro sa hormones niya, sa physiology niya. So, pa-check up niyo sa vet. Ngayon, may mga owners naman, pakain ng pakain sa aso nila. Tapos, sinasabi nila, pag hindi kumain, ay ano na, nagsawa na. Pero ang totoo nun, busog yung aso nila. Maraming mga owners na ganyan ang kasalanan. They overfeed their dogs. Pero pag SDN ang pinapakain nyo sa aso ninyo, pag adult siya, meaning 1 year old, pataas yung aso ninyo, you only have to feed your dog 1 meal a day.
hindi nyo kailangan ng multiple feedings. And studies indicate na ang mga dogs na pinapakain 1 meal a day lang ay healthier, longer living, at saka mas matalino. Biruin mo yon kesa dun sa mga dogs na pinapakain multiple times a day. Kasi carnivores nga sila, hindi sila kagaya ng mga herbivores na kailangan nguya, nanguya, nanguya, nanguya. Ayan. So 1 meal a day, nakakapagpahinga yung sistema ng katawan nila. Nakakapagpahinga yung pancreas, yung liver, yung kidneys. Ano pa? Diba? Pagka nakakapagpahinga yung mga organs na yan, pagkakakain ulit, mas efficient yung pag-absorb nila sa nutrients. Yun ang dahilan kung bakit pinakamaganda ang 1 meal a day feeding. Pero dapat SDN, dapat puno at siksik yung kinakain niya sa 1 meal na yun, hindi kulang-kulang. Okay, so that's my answer to your question, Ma'am Sherry. Thank you sa question ninyo.